Yo, what's up guys? Welcome back dito uli sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong update na naman tayo sa biyahe, mga idol. So for today's video, mga idol, meron tayong i-update na naman na panibagong bus at panibagong information na naman ang inyong malalaman. At ayun nga, bago tayo magsimula dito sa pag-update sa bus na ito, ay disclaimer lang po kung ano po yung nakalap natin na information tungkol dito sa bus na i-update natin, yun din po ang i-update ko sa inyo, mga idol. So, bago tayo magsimula, mga idol, make sure naman po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po yung Green TV. So, pindutin po ang bell button at i-all ito para sa bawat upload ko sa mga susunod ko pang vlog ay manonotify agad kayo, mga idol. So, kung kayo ay may mga katanungan naman about sa mensahe, about sa requirements, o kung about sa mga bus, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba sa comment section. Pag nabasa ko po yan, ay agad ko yung re-replyan about sa inyong mga katanungan, mga idol. So, mga idol, shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Thank you so much sa inyo. Dahil nakabuo na tayo ng 1,000 subscribers, mga idol. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo, mga idol. So, marami pa tayong maibablog ngayong malapit na yung bear season. So, hindi ko na patatagalin, mga idol. Magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mga idol, anong bus ba ang i-update natin ngayon? Ang i-update po natin ngayon ng bus, mga idol, ito po yung DLTV. So, meron tayong panibagong information na nakuha sa DLTV about sa kanilang biyahe at sa mga lugar na meron silang biyahe, mga idol. Mga idol, sisimulan natin dito sa Aurora Cubao to Palumpon via Villapa. Meron po silang biyahe dyan. At ang pamasahe po ay nasa 2,366 pesos. 10 PM din po ang alis ng bus dyan sa Cubao. At Aurora Cubao to Maasin via Baybay at Sugut. Ang pamasahe naman po, mga idol, 2,444 pesos, mga idol. At ang alis naman po ng bus ay 10:30 PM ng gabi. Mga idol, para naman sa manggagaling ng PITX to Daet, meron naman po silang biyahe dyan. At ang pamasahe po ay 752 pesos. At ang alis naman po ng bus sa PITX ay 8 PM ng gabi. At para naman, mga idol, sa LRT Buendia to Eriga via Naga, meron naman po silang biyahe dyan at ang pamasahe po ay 933 pesos, mga galing po ng Buendia Terminal ng DLTV, mga idol. Ang alis naman po ng bus ay 7:30 PM ng gabi. Para naman po sa PITX to Legazpi, meron naman po silang biyahe at ang pamasahe po ay 1,078 pesos at ang alis naman po ng bus sa PITX ay 7:30 PM ng gabi. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Para naman po sa LRT Buendia to Buwak, may biyahe naman po sila. Ang alis po ng bus ay 7 PM at ang pamasahe po ay 968 pesos lamang, mga idol. At para naman po sa mga umuwi ng tabako, PITX to Tabako via Naga, ang pamasahe naman po ay 1,137 at ang alis naman po ng bus sa PITX ay 7 PM ng gabi. Mga idol, yan po ang mga nakalap nating information tungkol sa mga biyahe sa mga lugar na nabanggit ko dyan na mayroong biyahe ang DLTV. So, mga idol, kung kayo po ay sasakay at
diyan kayo uuwi sa mga lugar na nabanggit ko, sa requirements, magdala lang po kayo ng vaccination card. Siyempre, valid ID. About naman po sa booster, wala pa pong linalabas na information about sa booster kung gagawin yung requirements din ng booster. So, ang alam ko kasi mga idol, requirements lang nila ay vaccination card at saka valid ID. Yan, yung dalawang yan, lagi yan. So, mga idol, kung sa PTEX naman po kayo, sasakay, punta lang po kayo ng sakay po kayo ng carousel papunta ng PTEX. Yan po yung last na terminal na tinitigilan ng carousel, ang PTEX o Paranaque Integrated Terminal. Paranaque Integrated Terminal Exchange Terminal. Yan po. Basta yun yung mga idol. Hindi ko mabanggit ng maayos mga idol. So, yan lamang po ang update natin sa DLTV sa mga nagko-comment yan sa akin. Yan po ang update sa bago nilang labas na information tungkol sa biyahe mga idol. So, sa mga makakapanood nito na nagko-comment na bakit daw hindi ko nilalagay yung pamasahe at kung saan lugar. Meron kasi mga bus mga idol na in-update ko na walang ibinibigay na pamasahe. Ang binibigay lang nila ay contact number. So, ang DLTV naman po, linalabas nila yung pamasahe pati lugar na meron silang biyahe. So, sa requirements naman, alam naman ang mga mananakay na vaccination card at valid ID ang kailangan. So, mga idol, paano ba mag-book online sa DLTV? So, mga idol, punta po kayo ng Chrome. Search nyo po doon ang www.dltv.ph. Yan. Makikita niya po lahat ng lugar na mayroong biyahe ang DLTV sa online booking nila mga idol. Diyan lang po kayo mag-book. Sa mga tawag ay wala naman nakalagay na contact number. Kaya hindi ako nagbibigay ng contact number kasi wala nakalagay. So sana po ay naunawaan niyo mga idol. So mga idol, yan lamang po ang nakalap pong information about sa update na naman dito sa DLTV Pass. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung ikaw ay napadala lang dito sa video nito at nagustuhan mo, paki-like po at pasubscribe na din itong channel. Ito po yung Greek TV na aking channel mga idol. So ayan lamang po ang information na nakalap natin. Ako po si Greek TV at hanggang dito na lang ang video nito. Thank you so much. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba kung meron kayong mga katanungan sa akin mga idol. So, thank you so much. See you ulit sa bago pong update na naman sa biyahe sa susunod pang mga araw mga idol. Thank you so much sa inyong pag-doon. Bye-bye.